Tuwa ang epiko ng mga bagobo. Tuwa ang ay siyang puno ng kuwaman. Balita siya sa katapangan, lakas at kakisigan. Isang araw, tumanggap si Tuwa ang ng balita na may isang dilag na nagmula sa kalangitan ng buhong na nakarating sa kaharian ni Batooy upang humingi ng tulong. Tinawagan ni Batooy si Tuwaang. Nagpaalam si Tuwaang sa kapatid niyang babae na kinagigiliwan iyong tawaging bay. Ibig niyang tulungan ang nasabing dalaga. Ayaw na ang pumayag ni bay sapagkat ang gagawin ni Tuwaang ay lubhang mapanganib. Hindi rin napigil si Tuwaang sa gagawin niyang pagsaklolo. Sumakay si Tuwaang sa kidlat. Ang karaniwan niyang sasakyan ay hangin. Ngunit sa pagkakataong ito'y humingi siya ng pasintabi sa hangin na hindi ito ang gagamiting sasakyan sapagkat siya'y nagmamadali. Dumaan muna si Tuwaang sa lupain ng binaga ng pangabukad. Dinulutan si Tuwaang ng itso o ikmo at bunga. Ang pagdudulot ng itso sa panauhin ay kaugalian ng mga Muslim. Pumunta si Tuwaang at ang binata ng pangabukad sa lupain ni Batooy. Pagdating nila roon, dahil sa kagandahang lalaki ni Tuwaang, ay halos hinimatay ang mga tao sa laki ng paghanga sa binata ng kuwaman. Pumanhik si Tuwaang at sa laki ng pagod, dahil sa paglalakbay ay nakatulog siya sa pagkakaupo sa tabi ng dalagang may lambong ng kadiliman, ang dalaga ng buhong. Nang magising si Tuwaang, dinulutan ang dalawa ng itso at sila'y umanga. Mula pa nang dumating sa lupain ni Batooy ay walang nais kausapin ang dalagang may lambong ng kadiliman. Hinintay niya si Tuwaang upang dito sabihin ang kanyang malaking suliranin. Nagkagusto ang binata ng pangumanon sa dalaga. Malaki naman ang pag-ayaw ng dalaga. Subalit nais kunin ng binata ng pangumanon ang dalaga sa dahas. Kaya napilitan siyang humingi ng saklolo kay Tuwaang at kay Batooy. Hindi paganoong natatagalan ang pag-uusap ni Tuwaang at ng dalaga ng buhong ay dumating naman ang binata ng pangumanon. Walang taros na pinagtataga ng binata ng pangumanon ang tauhan ni Batooy para lamang tumatabas ng puno ng isang tubuhan at sa ilang saglit nakabulagta ng lahat ang mga kawat at tauhan ni Batooy. Nanaog si Tuwaang at nagharap ang dalawang malakas at makapangyarihang lalaki. Ginamit ni Tuwaang ang kanyang kampilan. Sa lakas ng pagtatagaan ay naputol ito. Itinapon ni Tuwaang ang puluhan nito at kaagad na tumulong ang punong malibuto. Gayun din ang nangyari sa binata ng pangumanon. Ginamit naman ni Tuwaang ang iba pang sandata niyang palihuma. Gayon din ang balaraw hanggang nabali rin sa puluhan ang mga ito. At sabay na nagtapon ng baling puluhan ang dalawa at ito'y naging punong maunlapay. Nang magkaubusan na sila ng mga armas, sinunggaba ng binata ng pangumanon si Tuwaang at ibigdurugin sa kanyang binti. Hindi nasaktan si Tuwaang. Sinunggaba naman ni Tuwaang ang binata ng pangumanon at tinangkang ihampas sa malaking bato. Nang sasayad na ang katawan, ang bato ay naging alabok. Tinawagan ng binata ng pangumanon ang kanyang patong. Ito'y isang dangkal na bakal at ipinulupot kay Tuwaang. Ang patong ay bumuga ng apoy, inunat ni Tuwaang ang kamay at namatay ang apoy.
Tinawagan naman ni Tuwaang ang kanyang patong at nagliyab ang binata ng pangumanan at namatay. Gumanga si Tuwaang at ibinuga ang tabog ng nganga sa mga tauhan ni Batooy at sila'y nabuhay na lahat. Iniuwi ni Tuwaang ang dalaga sa Kuwaman. Pagdating nila sa Kuwaman ay may ligalig na nagaganap. Pagkatapos na magapi ni Tuwaang ang kanyang kalaban, minabuti niyang doon na sila sa bayan ng Katusan manirahang lahat. Inilulan ni Tuwaang sa sinalimba, isang ginintoang sasakyan lumilipad ang lahat ng kanyang tauhan. Pinasa ni Tuwaang sa magkabilang balikat ang dalagang buhong at ang kapatid na si Bay at pumunta rin sila sa Katusan. Ang lupain walang kamatayan.